Good day mga sir, this is Trucker Moto. Ako ay nagbablog ng mga Japan surplus truck, iba't ibang uri ng truck, mapa surplus man o brand new. Ngayong araw ay nandito tayo sa Alliance Auto Truck Rebuilders dito sa Mambugdos, Bacoor, Cavite. Ngayon ay magbablog tayo ng isang brand new unit na made in China. So, galing China ito mga katracker. Ito ang Sinotruck Huwu A7 na brand new unit, cargo drop side. So, iikutan natin kung anong makikita natin dito sa unit na to. Bali mga katracker, request to ng isang subscribers natin na gusto niyang makita yung Huwu truck. Trucker Moto, Saturday Night Car Trucker, subscribe. Ito na mga katracker ang unit na ibablog natin ngayong araw. Bali mga katracker, dumating tong truck na to dito sa amin ay wala siyang body. Ang ginawa namin dito, nilagyan namin ng cargo drop side na Japan surplus body. Bali, sa unang kita ko dito mga katracker, talagang malaki siya tingnan yung cab. Dahil pala mga katracker, itong cab na to ay naka bubble top siya. So makikita nyo yung itas na bahagi, bubble top yan mga katracker. At yung bumper niya napaka lapad, pati yung hood. Sa headlamp naman ito, ang headlamp nito mga katracker ay naka H4 lang, hindi siya HID mga katracker, naka H4 lang yung headlamp niya, plastic. Then meron siyang dalawang step board dito sa front bumper. Then ito yung grills. Napaka taas nitong truck na to. Then meron din siyang sorpet sa itaas. Yun. Wiper blade ay dalawang piraso lang. Dalawang pirasong wiper blade. Then meron din siyang bull mirror and side mirror. So medyo maganda yung side mirror niya mga katracker. Meron siyang upper and lower side mirror sa kaliwang bahagi. At dito sa kanan, meron din siyang upper and lower. Then meron din siyang sides. Medyo marami tong side mirror pero maganda to dahil talagang kitang kita natin yung mga nandito. Hindi agad makikita yung mga bagay na nandito sa parts na to, bali blind spot siya, kaya kailangan ng madaming side mirror. So sa pagtaas naman itong ulo na to, para makita natin yung makina, kailangan nating itaas dito yung mechanism niya para maitas natin yung ulo. Bali, ang ginagawa dito mga katracker, manual siya gamit ang tools. Meron dyan tools. Ngayon mga katracker, hindi natin maitaas ang ulo kasi hindi naman tayo authorized na mag-operate. Kaya hindi natin maipapakita ang makina. Pero bibigyan ko kayo ng idea pagdating sa makina mamaya bago matapos itong vlog na to. So pasok tayo sa loob para makita natin yung loob ng cab. Ito yung loob ng cab niya, medyo malikabok lang to kasi nandito sa gitna ng yard. So ito yung panel niya sa pinto. Ito yung sa lock ng pinto, then sa power window, sa bintana, yung switches niya. So ito yung loob ng cab mga katracker, napaka luwag dito sa loob. Bali mga katracker, wala siyang
center console box. Meron din naman siyang rack, tinatawag na rack or yung patungan. So ito yung loob niya, maganda yung interior design niya. At ito mga ka-tracker, talagang design siya para sa mga malalayong biyahe, kasi meron siyang back bed or yung tulugan. Hindi lang isa mga ka-tracker, dahil dalawa ang tulugan nito. Isa dito, then meron siyang nakahang dito sa itaas. So nakahang lang siya, pwede siyang i-fold kung kailangan. So napakaganda nito para sa mga malalayong biyahe, kasi merong pahingahan or tulugan. So dito naman tayo sa dashboard nitong truck na to. So ito yung dashboard niya, napakaganda. At meron din to mga ka-tracker na air condition, kaya malamig itong truck na to kapag nagbabiyahe kayo. Built in na yung air condition niya, at madaming mga switches. So ito yung stereo, isa-isay natin. Ito yung stereo niya mga ka-tracker, or yung radio at cigarette lighter, then charging port. Kung magcha-charge kayo ng mga gadget nyo, pwede dito. At ito naman ay ashtray para sa mga naninigarilyo dyan. Then meron siyang maliit na compartment. Then ito yung switches ng ating air condition. Then ito yung mga switches na blanco. Pwedeng may maidagdag kayo na accessories, pwede kayo maglagay dito ng switches. So dito naman mga ka-tracker ay ito sa double differential, itong dalawang ito sa hazard. Then ito mga ka-tracker sa air horn. So switches siya para dito sa steering wheel. So kung isi-switch nyo siya, magko-connect siya para sa air horn. Pero kung hindi naman siya naka-switch on, ang gagana lang dito ay electric horn. So dalawa yung horn nito mga ka-tracker. So testingin natin para malaman natin. Yan. So kung i-switch natin, so yan. Sa steering system naman ito, naka-power steering. At meron siyang turning radius na 8,000 mm. At tiltable na rin yung steering wheel niya. So meron diyang adjuster. So ang makikita natin dito sa steering wheel ay meron siyang switch. Switch button. So meron siyang button para sa siguro sa radio to. Hindi ko lang alam kung talagang sa stereo. Then ito naman sa exhaust brake. Then dito sa kabila ay para sa headlamp. Ito yung instrument panel niya. So meron siyang RPM, then air gauge sa battery, then sa temperature. Then nandito rin naka-digital na yung ano niya mga ka-tracker. Ito, digital na yung instrument panel niya, yung gauges niya para sa air pressure, then sa oil pressure. So yun lang naman. Okay mga ka-tracker, pagdating naman sa transmission nito, naka-manual transmission at naka-10 speed. Yung clutch niya naka-single plate dry diaphragms. Spring clutch diameter ay 430 mm. Hydraulically operating with air assist. Bali mga ka-tracker, ay meron siyang high and low, high speed and low speed. Meron siyang
switch dito sa baba ng shifting knob nito. So pag binaba natin, naka low speed, pag tinaas naman natin ay naka high speed. Okay? Then ito, napansin ko dito mga ka-tracker, dito sa lock niya sa pinto. Parang mapuputol kasi ang liit lang ng ano niya, lever, ganyan 'no. Pero hindi naman siguro 'yan basta-basta masisira. So ganyan lang. Dito mga ka-tracker, may nakita ako ditong extra pedal. So ito para sa accelerator, para sa preno, para sa clutch. Then meron ditong extra pedal. So ito pala mga ka-tracker, pedal na to ay para sa steering wheel. Ito, adjuster siya. So natitilt siya. Kapag inapakan nyo, pwede nyong itilt itong steering wheel or steering column. Okay mga ka-tracker, ito pang kinaiba nitong truck na to. Ang toolbox niya ay hindi nyo makikita sa gilid ng chassis mga ka-tracker, or nakahilira sa fuel tank, kasi ang toolbox nito ay nasa cowling or sa ulo ng truck mismo. So ipapakita ko sa inyo ang toolbox nito. Ang toolbox niya ay ito. So itong toolbox na to ay meron siyang lock na kung bubuksan nyo ay ang bukasan nito, meron siyang lever dito. Ito, yan. So nasa passenger side siya. So ito, para mabuksan nyo, sabay nyo siyang hahatakin itong kable na to, tapos itong takip ng toolbox. So yan. So hindi mo siya, hindi siya bubukas kapag ito lang ang hinatak mo. So sabay mo siyang hahatakin. Okay mga ka-tracker, ito yung toolbox niya. So nasa cowling siya, wala siya sa body or sa chassis na kakabit. Nandito mismo siya sa cabin, sa cowling. So ganyan lang, pagsara nito, ganyan lang, yan. Dito naman tayo mga ka-tracker sa gulong nitong truck. So naka ten stud siya mga ka-tracker na tubeless rim. Then yung tires niya, ang sukat ng gulong niya 295 by ATR 22.5. Pero sa front suspension naman nito, ito yung suspension niya. So naka 9 semi-elliptical lip spring with hydraulic telescopic double action shock absorber and stabilizer siya mga ka-tracker. So nakikita nyo naman, naka lip spring suspension. Okay, dito tayo sa kanang bahagi. Dito natin makikita ang fuel tank. Ito yung fuel tank nitong truck. At katabi niya yung lagayan ng AdBlue para sa makina, or yung urea na nilalagay para sa makina. So sa emission control yan. Tingnan natin yung chassis. Yan yung chassis niya. So ito yung likod niya. Ang suspension naman ito sa likod ay naka 12 semi-elliptical lip spring with boogie spring and stabilizer. Ikutan natin. So yan yung suspension niya sa likod. Bali mga ka-tracker, naka double differential na rin to. Double depth. At ito naman yung likod niya. So ang makikita natin dito sa likod, itong taillight. Then meron siyang plate holder. Then meron siyang sabitan dito sa gitna
nakakabit sa cross member mga katracker itong sabitan. So yun lang mga katracker ang nakita natin dito sa unit na to. Bali ang haba nito 32 feet ang haba nito, pero yung original chassis nito ang haba niya ay 30 feet. Bali dinugtungan lang to mga katracker. Yan, kung makikita nyo yung pinagdugtungan, yan yung pinagdugtungan, kaya naging 32 feet na siya. So ito yung body na nilagay namin, cargo drop side. Bali mga katracker, yung brake system naman nito mga katracker ay naka full air brake. Sa makina naman ito ay ang makina nito D12.42 in line with water cooling, turbo charging and intercooling. Bali naka Euro 5 na to mga katracker. Then meron na rin siyang AdBlue. So yun. At naka common rail direct injection na to. Pagdating naman mga katracker sa performance nitong truck na to ay meron siyang 2000 RPM at max power. At yung max speed niya ay nasa 91 km per hour. At ang displacement nitong truck na to ay 11,596 cc. At ang RPM at max torque niya ay nasa 1,100 to 1,400 RPM. So yung gradability naman ito nasa 36%. Ang max torque naman nito ay nasa 1,820 Newton meter. At yung max power nito ay nasa 420 bph or horsepower. Naka inline 6 cylinder siya. So yun lang mga katracker, maraming salamat at sana ay may nakuha kayong idea sa vlog na to. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, mag-subscribe ka na para updated ka sa mga videos na ilalabas ko. Maraming salamat.